I'm sliding over cars while I shoot. I think that I'm Tom Cruise. But bitch, I'm Bobby with that tool. Run up on him, act a fool. Make sure I hit you, you and you. Ang circuit board ay isang manipis at matigas na board na naglalaman ng electrical circuit. Pero bago tayo magsimula, ano nga ba ang gamit ng circuit board? Ang gamit ito bilang isang mechanical na sumusuporta at electrical na kumukonekta sa mga elektronikong sangkap gamit ng conductor pad at iba pang mga tanda pang-etik mula sa isa o higit pang mga sheet layer ng isang tanso. Ngayon po ay gagawa tayo ng circuit board. Pero bago tayo magsimula, ano muna ang circuit board? Meron dalawang uri ng circuit board. Ang una ay THT o tinatawag na through hole technology. Ayun yung mga ginagamit ng mga lumang circuit board na may butas sa isa sa board tapos doon binapasok yung isang components na tulad ng sangkapan. Tapos ang pangalawa ay SMD o surface mount device. Ang circuit board na ito ay nakapatong sa itaas ang mga electrical components. Mas compact or mas maliit ito kaysa sa THT o through hole technology. Itong circuit board na ito ay kadalasang ginagamit sa modernong appliances gaya ng cellphone, laptop at iba pa. Dahil sa size nito, mas madami ding malalagay na electrical components kasi dalawang side ng board ang pwede paglagyan ng components. Hindi tulad ng THT na sa ibaba lamang pwede ilagay ang connections at sa taas ang mga components. Paano kaya gumawa ng circuit board? Ianda ang kagamitan. Mga kailangan, multi-tester, contesting ng circuit. Liha, papakintab ng PCB. Soldering iron. Pliers. Soldering pump pag nagkamali. Perichloride pang itch ng board. PCB yung mismo gagamit ng circuit board. Breadboard pan testing muna ng circuit tapos mga electronic components. Board ng resistor, transistor, capacitor. May jumper wires. Step 2. Isipin ang circuit design. Step 3. I-test ang circuit kung gumagana. Pagtapos na ito ay pwede na gawin ang design ng PCB. Ang napili namin circuit ay tinatawag na stable multivibrator o pwede rin LED blinker circuit. Ang nangyayari dito ay ang dalawang capacitor ay salit-salitang nag-charge at nag-discharge. Kapag nag-charge ang isa, nag-on ng isang transistor at hinahayaan itong dumali ang kuryente sa LED. Kapag naman nag-discharge ang capacitor, mag-off ang transistor nito. Kaya mag-off ang isa at hindi na ito kaya dumali ang kuryente sa LED. Habang nag-discharge ang isa, yung kabila naman nag-charge. Bali, yung kabila lang hayaan dumali ang kuryente at sulitan silang umiilaw. Ang transistor ang nag-act bilang switch sa dalawa. Ang bilis ng pag-blink ay nakadepende sa dalawang component, ang capacitor at ang resistor. Ang frequency or bilis ng pag-blink ay kabaligtarang proportional sa resistance at capacitance sa circuit. Halimbawa, kapag mas mataas ang capacitance ng capacitor, ay mas mabagal ito mag-blink kasi mas matagal ang pag-charge at pag-discharge. Ganun din sa resistor. Kapag mataas ang resistance ng resistor, mas mabagal ito mag-blink kasi pinapabagal nito ang pag-charge ng capacitor.
Pinalitan ko ang capacitor ng blinker kaya gaya sa nakita nyo, bumilis ang pag-blink ng LED kasi binabaan ko ang kanyang resistance. Galing sa 4,000 ohms to 4.7k ohms or 4,700 kilo ohms. Step 4, kumuha ng masking tape at ilagay sa PCB. Step 5, i-drawing ang design na naisip sa PCB at ukitin ang design. Pagtapos, Step 6, kumuha ng plastic container at ilagay ang ferric chloride. Step 7, ilagay dito ang circuit board na may ukit. This is a bra moment. Ito. Step 8, ibuhos ang ferric chloride. Tantayin mo, matunaw ang tansaw sa paligid nito. Step 9, pag natunaw na ang tansa sa paligid, alisin dito ang PCB at hugasan nito ng mabuti. Itapon din ang ferric chloride ng sumaayos sa tamusan dahil ito ay nakakalasan. Step 10, pagtapos hugasan, alisin ang masking tape, maiyon dito ang tansa sa board. Ikalabing isang hakbang, i-check ang connection sa board kung maayos. Sunod na hakbang, pagtapos kumuha ng barela ng PCB. Pagtapos, putasan ang PCB ng naaayon sa design. Kalabing tatlo. Pagkatapos butasan, kunin ang mga components at ilagay ito sa board depende sa naisip na circuit.
Pagkatapos nito, ilinaw na maayos ang mga component sa board. Tapos itong gabi, putulin ang mga natirang pin sa PCB. Yan, tumutuot ang short circuit, kaya dapat itong putulin. Una only, i-test ang circuit board kung may short circuit ba. Kapag wala, pwede na itong gamitin at isaksak. Sa part na ito ay nagkamali ako. Nagkabaliktad ang polarity ng kapasitor. Mabuti at hindi ito sumabog. Ito ang slow mo sa paggamit ng soldering pump. Inihigop nito ang tunaw na tanso. Three days later. Kamali ako sa circuit. Gamini. Hindi siya nagbe-blink. Kamali ako. Dahil nagkamali ako, pinalitan ko ang kanyang capacitors. Dahil maiksi na yung pins niya, hindi naabot sa isang butas. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng bagong capacitor tapos pinilin ako. Tapos ayun, maayos na. Okay na. Medyo nabibilisan ako sa bilis ng pag-blink ng nasa 29. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko ang kanyang resistor para bumagal. Pagkapos kong palitan, pinutol ko ulit yung mga excess pins niya. Tapos nilinisan ko gamit paint thinner para mawala yung mga flux niya.
para lumilinis din yung board kasi di yung nalilinis ng maayos. Kaya ito comparison ng before and after. Sa yun, bumagal na yung blinking. Okay, no.